Hi mga traps, for today's video is meron tayong bagong ikakwento, 5 basic road violations, yung pinaka basic sa pinaka basic na violation na may encounter natin sa daan. Hi mga traps, for today's video is yan, meron na naman tayong bagong i-splook sa meron tayong bagong ikakwento at I'm sure na magbe-benefit kayo dito, lalo na yung mga baguhan na mga rider, no? Yan, yung mga newly, no? Na newly drivers natin, yan, yung mga kakakuha pa lang ng student license ng mga ng bagong motor, kakaaral lang kung paano mag-drive, no? So yan, pag-uusapan natin ngayon mga trops is yung 5 basic road violations, no? Ayan, street. Yung pinaka-basic sa pinaka-basic na violation na may encounter natin sa daan. So ito yung pinaka-simple at pinaka-basic na mga kadalasan is madalas pa nating naririmutan ng mga trops. Kaya ito, alam ko magbe-benefit talaga kayo dito mga trops. Lalo na nga, sabi ko, yung mga unang-una pang at mga fresh start o mga beginners natin na mga riders. Okay? So first of all mga traps, ang uunahin natin syempre is yung mga walang helmet. Yan. Okay? So ito nga walang mga traps, sasabihin natin kung ano yung violation and kung magkano yung multa ng violation. Okay? So itong nakuhanan ko mga traps sa LTO portal is hindi ko alam kung updated ba to. Okay? So kung hindi mo to updated, at least sure naman ako na medyo malapit-lapit to dun sa mismong updated. Pero kung alam niyo yung tamang multa, no? I-comment down niyo below para naman malaman ko din kung ano yung talagang updated. Okay? So yan, first of all natin mga traps is walang helmet. Ayan. So ngayon, wala ba tayong helmet? Syempre meron, kaya nga tayo merong kabitan ng chin mount no? 'Di ba? So yan. Ang violation fee ng walang helmet, yan, is a 1,000 pesos. Oy, grabe. Napakababa naman. Grabe na. Napakababa naman, no? 1,000 pesos. Pero, yan yung mga traps. Ito, yan. 1,000 pesos lang ang fee. Base doon sa napagkuhanan kong portal ng LTO. Okay? So, 1,000 pesos para sa mga walang helmet. Driving to, ha? Driving without helmet. Hindi yung nakita ka lang sa daan, nakasakay ka sa motor, tapos wala kang helmet, hinuli ka. Okay? So, ito yung nagdadrive ka while wala kang suot na helmet. Okay? So basic to mga traps. Bakit mo kailangan ng helmet kapag nagmamaneho? Simpleng-simple lang mga traps, syempre. Para sa kaligtasan mo and also kaligtasan din ng mga taong nasa daan. Oh, hindi lang kaligtasan mo kundi syempre iniingatan din natin yung mga tao na nasa daan. Okay? So basic yan mga traps, kapag nagda-drive tayo, need natin ng safety helmet. Kung mapapansin yung mga traps, itong dinadaanan ko na to is walang katao-tao. Napaka bihira lang ng dumadaan dito mga traps. Pero tignan nyo naman, meron tayong helmet, no? Okay, so ayan o, tulad na ito, ayan o, di ba? O, naka-helmet din siya, di ba? So meaning, we are abiding, no? Dalo, yan, di ba? Sarap pakinggan, di ba? Law-abiding citizen tayo. Okay, so next tayo mga traps, hindi naka proper attire or walang suot na sapatos, yan, walang suot na pantalon. Okay, so yan, at idagdag na rin natin siguro dito mga traps yung jacket, no? So mas maganda siguro kung naka proper attire tayo, naka jacket, naka pants, and also naka shoes. So dahil unang-una mga traps, bakit? For your own safety, kasi kapag nadisgrasya ka sa daan at open yung iyong katawan, lalong-lalo na sa ganito klaseng mga bato, is talagang matutuklap yan or talagang tutuklap yan ng bato yung balat natin. Okay, so yung, kung papansin nyo mga traps, mostly yung basic natin is patungkol dun sa mga kaligtasan ng driver. Okay, so kaya sumunod na lang tayo mga traps, kasi hindi lang din naman to para sa kanila, kundi para sa atin din to mga traps. Okay, so ang multa niya mga traps is, ang multa niyan is 2,000 pesos mga traps. Okay, ulitin ko, kung mali yung nakuhanan ko na portal is, comment down below dyan mga traps. Okay, so
So next natin, eto. Eto madalas to mga traps. Kasi mostly, ang ginagawa to is para pamorma daw. Okay? So unahin natin yung, actually magkakasama na to. Walang salamin. Okay, walang side mirrors. Walang busina. Walang ilaw yung headlight. And walang brake. Walang front and back brake. Okay? Walang front and rear brake. Okay? So, ang multa po na ito mga traps is 5,000 pesos. Okay? So, bakit siya naging 5,000 pesos? Grabe naman mga traps. Ba't ka naman mag-drive ng walang side mirrors? Ayan. Ito mga traps, alam ko may mga mag-iinaso dyan na bakit. O bakit ikaw naka-bar and side mirror ka? Hindi naman yan normal na side mirror. Okay? So, ipapalabanag natin mga traps kung bakit nga ba nakaganto tayo and bakit nga ba hindi hinuhuli sa atin yung bar and side mirror. Okay? Papalabanag natin yan sa susunod na video natin. Pero yung kompleto tayo, meron tayong side mirror, meron tayong headlight, gumagana yung ating rear and the front brake. Okay? So, bakit nga ba merong multa at napakalaki ng multa nang walang salamin, walang busina at walang ilaw or walang brakes. Kasi unang-unang mga traps, napaka-delikado po niyan. Lalong-lalo na kapag wala kang salamin, kapag mag-overtake ka, pwede kang makasagi. Okay? Pag wala kang busina, nag-overspeed ka at meron kang overtaken, wala kang busina, wala kang pang warning sign, pwede mong mabangga yung overtaken mo. Next, wala kang busina, wala kang ilaw. Same as well, lalo na sa gabi. Pwedeng hindi ka makita nung kasalubong mo or nung nasa likod mo. And wala kang brake. Syempre, kapag wala kang brake, anong tendency niya mga traps? Tendency niyan is bumangga ka dun sa yung kasalubong or sa yung nasa likod. Okay? So, yun yung mga traps. So, next natin. Ito, hindi na to physically yung mga traps, no? Pero basic to, kasama to sa mga basic mga traps. Kasi pag kinuha natin yung mga motor natin, meron ng ganito. So ang kailangan nyo na lang gawin is adalin tong mga to. Okay? So unahin na natin, hindi dala ang lisensya or CR. Hindi dala ang lisensya at ang ORCR ng motor. So napaka basic nyo mga traps. Even though meron kang license at meron kang legit na ORCR, pero hindi mo dala-dala mga traps, no? Ang multa po niyan mga traps is 2,000 pesos. Bakit po? Kasi paano malalaman ng enforcer na sa'yo yung motor at nagda-drive ka with a valid license, okay? Even though may mapakita ka na picture, pero wala ka pa din physical or visuals nakikita yung mga enforcer o yung ating mga otoridad sa daan. Okay? So, yan po ay 2,000 pesos mga traps. Next natin. Okay? Ito. Ito po. Mga traps ay antag ito. Ay napaka prohibited sa daan. No? Walang lisensya. Yan. Bakit? Yan, ito literal na walang lisensya, hindi dala-dala yung lisensya. Okay? Walang lisensya, literal na walang lisensya. Ang multa po niyan mga traps ay 3,000 pesos. Ayun, napakababa. Mababa 'to. Bakit 'to mga traps? Kapag wala kang lisensya at natuto ka lang sa daan, pag sinabi mo, marunong naman ako mag-drive, hindi ko na kailangan ng lisensya. Uy. Grabe naman 'yan. Huwag naman ganoon, no? Kasi meron po tayong tinatawag na driving test sa LTO, no? So, yan po, daan po tayo sa ganyan, sa test and sa medical, no? So, titignan po tayo kung tayo ay physically fit para mag-drive, okay? At yan nga po, sabi ko nga sa inyo, tayo po ay i-check kung talaga bang marunong tayong mag-drive. What if nag-drive ka? Nagmarunong ka sa daan? Ayan. Yan tayo magaling. Mapag marunong tayong mga Pilipino, ay hindi ko na kailangan yan kasi magaling na ako. Ayun. Eh ngayon, hindi alam yung mga traffic signs. Hindi alam yung red, yung orange, hindi alam yung green. Tumawid sa red. Ay, patay. Patay kang bata ka. Oh. Paano na? 'Di ba? 'Yan po yung kahalagahan mga traps nang meron tayong lisensya kasi na-aware tayo sa mga kailangan nating gawin sa gitna ng daan. Okay? So, yan yung mga traps. Next, hinuli ko to mga traps. Hinuli ko tong batas na to kasi isa din to sa mga pinakamalaking multa, no? Okay.
change color ng motor. Ayan. Bakit? Bakit mo hinuli? Wala lang kasi isa sa malaking multa to. Hindi, kasi nasa safety din natin itong mga trops. Okay, change color, bakit? Kasi baka mamaya mga trops, even though sabihin natin na tama naman yung dala-dala mong ORCR, eh ang kaso ang ginawa mo, pinalitan mo ng kulay. Mapapagkama lang ka ngayon na ninakaw mo yung motor, pinapalitan mo lang ng kulay, okay? So, kailangan, ano pong kailangan kapag magpapa-change color? Dalhin niyo po yung papel, magdala ka ng lisensya, dalhin mo ngayon sa parehistruhan, iparehistro mo sa kulay na gusto mo or trip mo sa buhay. Okay? Ngayon, ilalagay po nila doon na change color yon at papalitan nila yung kulay na kung ang kulay ng motor mo ay pink, pinagawa mong black, pagagawin po nila sa papel na black. Okay? Hindi po porque hindi pa expired yung motor ninyo ay yung papel ng motor ninyo is hindi nyo na po ipaparehistro yan. Kahit po hindi pa po expired ang ORCR ng inyong mga motor o ang papel ng inyong mga motor, pwede nyo na po yung ipa-change color. Okay, hindi po yan naghihintay ng ipa-change color ko na lang ito kapag mag-rehistro na ako. Pwede naman yun. Okay, pero sabi ko nga, hindi mo naman malalaman kung kailan ka ba mapapara sa daan. Okay? So yan mga trops, lima na yan, limang basic tips na yan. At sure ako na alam nyo namang basic talaga yung mga yan mga trops. Dahil yan po hindi nangangailangan ng utak. Para maintindihan natin, okay? So yan mga trops, sana natuto kayo. And please, i-share nyo to mga trops. Lalo lalo na dun sa mga kilala natin na mga bagong nagmumotor pa lamang. Okay, para sa kanila din kaligtasan and also para na din sa kanilang kaalaman. Okay? Sa ilang mga traps, kung nagustuhan niyo itong video na to, is huwag niyong kalimutan mag-like. Okay? Huwag niyong kalimutan mag-like, comment and subscribe, at i-hit niyo syempre mga traps yung notification button diyan sa baba para naman ma-notify kayo sa mga susunod na video natin. Okay? Bye.